Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ipa niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at nilikha niya ang mga isda tibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayon siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag ka mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot. Ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama. Ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman.
ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay, patawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Tumayo na po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilagay ito sa talagang patungan upang makita na mga pumasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya't pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang paalala sa atin, no, na walang nagsisindi ng ilaw at itatago lang din, no? Magandang paalala sa atin na tayo mga Kristiyano bilang liwanag ng mundo ay sana yung liwanag na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan ay huwag nating itago. Huwag nating itago yung liwanag ni Kristo na taglay natin. Huwag nating itago yung liwanag ni Kristo na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan. Sa halip ay magandang ipakita ang pagiging Kristiyano, makilala na ikaw ay Kristiyano. At nakikilala ang isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi nakikilala ang isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. Kung paano siya makitungo sa kapwa niya, kung paano siya magmalasakit sa kapwa niya,
doon mo makikita ang isang Kristiyano. Kaya sa kabila ng pagiging Kristiyano, meron din namang pagkakataon na uusigin tayo sa pananampalataya natin. Tatawanan ka, mamaliitin ka kung tumitindig ka sa tama. Minsan yung mga pinagsasabihan mo ng tama, magpapaviktim pa, parang aping-api sila. Pero bilang isang Kristiyano at liwanag ni Kristo tinataglay natin, ang paalala din sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo is to stand firm in faith. Huwag matatakot, huwag mapanghihinaan ng loob. Kung uusigin ka sa iyong pananampalataya at nais sa ibang tao ay patahimikin ka, ang paalala ni Jesus, walang sekretong hindi nabubunyag, walang natatago na di malalantad. Kaya, ang ibig sabihin ni Jesus dito, sinasabi niya, kahit subukan ka nilang patahimikin sa iyong paninindigan sa iyong pananampalataya, kahit usigin ka sa iyong pananampalataya at debosyon, ang liwanag ng iyong debosyon at pananampalataya ay lalantad at magniningning pa din. No one can stop you from professing your faith. No one can stop you from living your faith. Kaya maganda rin paalala sa atin ito. Oo, may mission tayo. Kasama din ang mission natin bilang Kristiyano ay manindigan sa tama at dapat. At minsan sa paglalakbay natin ay may mga taong uusigin tayo. Pero sana yung pag-uusig ay huwag maging dahilan para tayo ay umurong at itago ang liwanag ni Kristo. Kundi sa halip ay mas lalo nating paningningin ang liwanag ni Kristo. Ang santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Padre Pio, ay isang tao na nakadanas din na mula sa kanyang pagpapagtanggap ng liwanag, ay may mga tao din na nagdanais na yung liwanag niya ay takluban ng hindi makita. Sa katunayan, nung si Padre Pio ay tumanggap ng istigmata, no? Yung mga sugat ng pagkapako ni Kristo, ay maraming nagdalawang isip sa kanya. Maraming nag-isip, ano ba, ba't may ganyan siya? Totoo ba yan o peke yan? O baka inaalihan siya ng masamang espiritu? Baka nagpapanggap lang. Kaya ang ginawa nila, si Padre Pio ay ano, nila ay kinulong muna sa monasteryo at hindi siya pwedeng magpakita sa maraming tao. Hindi siya pwedeng magkaroon ng public appearance. Pero for 10 years na ganun ang pinagdaanan niya, hindi siya umimik, pero siya'y patuloy na nanalig at umaasa sa Diyos. Sa kabila ng paghihirap niya, patuloy siyang umaasa sa Diyos. At kinalaunan, pinayagan na siyang magkaroon ng public appearance, makapagmisa sa harap ng maraming tao. At doon nagliwanag ang buhay at pananampalataya ni Padre Pio. Ang pananampalataya natin kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, walang makakahinto nito. Kung ang ating pagmamahal sa Diyos ay tapat na totoo, patuloy itong magniningning sa kabila ng mga pagsubok natin. Kaya magandang paalala sa atin ni Padre Pio ang salitang pray, hope, and do not worry. Ang taong nananalig at nagdadasal sa Diyos, marunong umasa sa Diyos. Kayang ilatag ang pag-asa niya, ang kinabukasan niya sa Diyos. At dahil Diyos ang kumakalinga sa kanya, he does not have to worry anymore. Because he knows God is taking care of him. Yan ang paalala sa atin ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry.
At kung ganito yung gagawin natin, ang liwanag ni Kristo na siya ding pinaningning ni Padre Pio sa buhay niya ay magniningning din sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot-dulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating itugon, luwalhatiin ka na, nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tuna tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Kaloob upang bunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang sangsang bayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang iniali ngayon si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa mampumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me.
for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibong na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para sa fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan lang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Pietrelcina ay patibayinawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing ahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko ibigay ang pagbabasbas ay nananawagan po kami sa mga deboto na
na sa larangan ho ng edukasyon, no ho, mga teacher ang kanilang trabaho at hindi miyembro ng kahit anumang organisasyon ng simbahan, kundi deboto lamang, no, na nagmamahal kay Jesus Nazareno ay iniimbitahan sa isang prayer meeting, no, kung di ako nagkakamali, October 5. No, ang mga iba hong detalye ay nandoon din po sa ating Facebook page at may Google form din po na i-fill upan lang din po para makapagtala at makasama sa pagtitipon na ito ng mga deboto na naglatatrabaho sa larangan ng edukasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.